Then maglalagay na rin tayo ng garnish natin ng crispy fry onion. Then lalagay natin siya ng lemon sa gilid, then squeeze of lemon juice. Okay mga Team Chef Chris, katuno po yung ating basmati rice. Lagyan lang natin ng toppings ng mint leaves. Then konting crispy onion. Pinrito natin siya. Yan, may masarap na tayong basmati rice. Good day mga ka-team chef Chris. Gagawa tayo ng butter chicken. So may whole chicken tayo dito boneless. So i-marinate muna natin yung ating chicken. Then gagawa tayo ng ating sauce. So ano pang hinihintay natin? Tara mga ka-team chef Chris, samahan niyo ako. Okay mga ka-team chef Chris, start na natin i-marinate yung ating boneless chicken. So simple lang natin gagawin yun. Meron tayong ginger paste dito. Garlic paste. Lagyan natin ng garam masala. Siyempre, lagyan natin ng chili powder. Siyempre, lagyan natin ng fresh lemon juice. Lalagyan din natin ng konting sour cream. Siyempre, Nestle ginamit natin sour cream. Yan, the best yan. Siyempre, ang kasama nun, siyempre, may Nestle yogurt tayo dito. Yan. Ganun din. Okay, mga ka-team chef, please, maglagay tayo ng salt. Then, maglagay rin tayo ng cracked pepper. Then, mix na natin, mga ka-team chef, please. Okay mga ka-team chef Chris, maglagay tayo ng cilantro. Ayan. Grabe yung bango ng amoy na to. So i-marinate lang natin siya ng 30 minutes. Then syempre magsasayang muna tayo ng basmati rice natin. Ito yung pinaka masarap na kapartner ng ating butter chicken. Turo ko rin sa inyo kung paano magsayang ng basmati rice. Okay mga ka-team chef Chris, okay ni marination natin. Naayos na natin ng na-mix na natin ng maayos yung ating boneless chicken. So, ilagay muna natin sa chiller for about 30 minutes. Then balikan natin ulit. Okay mga ka-team chef Chris, magsaing muna tayo ng ating basmati rice. Ayan, 4 cups. Ayan, hugasan lang po natin yung ating basmati rice. Make sure na mahugasan natin natin na maayos. Okay mga ka-team chef Chris, nasalang na natin yung ating basmati rice. Siyempre, lagyan lang natin ng cardamom. Lagyan na rin natin ng konting cloves. Pinch of cloves. Ito for about 3 pieces. Then lagyan na rin natin ng mint. Yan. So kapag kumakain ako ng basmati rice,
Nilalagyan ko ng mint leaves. Yan. Okay mga ka-team Chef Chris, takpan na po natin yung ating basmati rice. Then gagawa na po tayo ng sauce ng ating chicken. Okay mga ka-team Chef Chris, gagawa na po tayo ng butter sauce. Siyempre maglalagay tayo ng butter. Gagawa tayo ng butter chicken. Siyempre maraming butter ang required. So nalagyan na natin yung ating butter. Mga ka-team Chef Chris, sutayin na natin yung ating onion. Sabayin na natin onion tomato. Okay mga ka-team Chef Chris, lagyan na natin ang cloves. Then lagyan na rin natin ng green cardamom. Para mas lalong init. Siyempre maglalagay tayo ng garam masala. Then maglalagay na rin tayo ng chili powder. Lagay na rin natin ng cashew nuts. Add pa natin ng butter. Para mas masarap. Okay mga ka-team Chef Chris, maglagay tayo ng white wine vinegar. Konti lang. Siyempre, lagay na rin natin ang cinnamon powder para mas lalong sumarap yung spice natin. Then, mix lang natin. Grabe yung bango. Mga ka-team Chef Chris, maglagay na rin tayo ng ginger paste at garlic paste. Mix lang natin. Grabe itong dish na to, ang bango. Simmer lang natin 15 to 20 minutes. Maglalagay tayo ng yogurt sa ating yan, konti lang. Lagyan na rin natin ng cream. Then mix lang natin. Tapos mamaya nga pala guys, i-blender natin to. Para maging smooth yung ating sauce. Pero nakita nyo naman guys, kung gaano kasarap. Siyempre lalagyan natin siya ng salt, saka pepper. Lagay muna tayo ng pepper. Ayan, black pepper lang. Sapat na. Then lagay natin ng salt. Ganun natin siya i-finish sa butter. Ayan, mix lang natin. Then, saka natin i-cool down yung ating sauce. Then, i-blender natin. Para maging smooth din i-strainin natin. Grabe yung bango. Makikita nyo na ba yung tsura mga ka-team Chef Chris? Saluhaluin lang po natin. Ayan. Okay mga ka-team Chef Chris, start na tayo na magprito ng ating marinated chicken. So lalagyan na natin yung oil yung ating pan. Okay mga ka-team Chef Chris, mag-start na tayo mag-fry ng ating chicken. Mga ka-team Chef Chris, boneless chicken pa rin yung ginamit ko dyan. Hindi ko na napakita kung paano ko dinibone.
So comment down below if you want. Okay mga ka-team chef, please balita rin na po natin. Okay mga ka-team chef, Chris, luto na po yung ating basmati rice. Lagyan lang natin ang toppings ng mint leaves. Then, konting crispy onion. Pinrito natin siya. Yan, may masarap na tayong basmati rice. Hey, mga ka-team chef Chris, i-blend na natin yung ating ginawang sauce kaganina. Na-cool down na rin natin siya. Ito natin yung ating pan. Ilalagay na natin yung ating na-blend ng ginawang sauce kaganina. Yan. Make sure na i-strain po natin ha. Kasi nandiyan yung skin ng tomato saka yung skin ng ating mga spices na nilagay. Yan, make sure na ano nyo po siya, na-strain. Para wala po siyang, ano, para smooth lang yung ating sauce. Okay mga ka-team chef Chris, narihit na po natin yung ating sauce. Then ilalagay na natin yung sinured nating marinated chicken. Ayan na po siya ganin na yung minarinate natin, na pinrito natin. Then ihalo na natin sa ating sauce. Ganun lang po kasimple yung ating butter chicken. Yan, nakita nyo naman kung gaano kasarap yan. Yan. Yan, mix lang natin. Tayo ng chicken cube, syempre pampasarap. Mix lang natin. Yan, almost done natin yung chicken. Then lagay natin syempre yung remaining butter na natin. Kaya siya tinawag ng butter chicken kasi marami siyang butter. Iyan na natin yung ating ano, butter yan. Yan, mix lang natin. Iba kasi yung linamnam ng butter pag nilagay natin sa huli yung ating butter sa ginagawa nating sauce or dish. So, nakakatulong siya sa pagpapasarap ng ating pagkain. Yan, nakita nyo naman kung gaano ka-creamy na. Pag creamy masyado yung inyong sauce, pwede nyo add yung water. Sakto lang yung consistency ng sauce ko. Ngayon, kung nakikita nyo naman, creamy. Tayo lang natin kumulo. Then, almost done yan. Maglalagay na tayo ng all purpose cream. Then maglalagay na rin tayo ng chopped cilantro. Then maglalagay na rin tayo ng garnish natin ng crispy fry onion. Then lalagay natin siya ng lemon sa gilid. Then squeeze of lemon juice. Patayin na natin. So ano pang inintay natin mga ka-team chef Chris? Mukbang na!
Kami nga pala ang Team Chef Chris. Welcome back sa aming channel. Para sa video natin today, nagluto si Chef ng isang napakasarap na Indian food, ang butter chicken. Siguradong napakasarap na naman ang kakainin natin today. At ang inyong matututunang dish is Indian food. So, syempre excited na kaming kainin to kanina pa. So, bago tayo mag-start kumain, tikman na dito ni Chef. Mag-pray po muna tayo. So, let's pray. Amen. Ayan, excited na kami. Ang sarap sigurado. Bako, grabe oh. Basta Indian food talaga. Ano, pulo-pulo ng spices. No? So, ano pang hinihintay natin? Tignan na natin. Meron tayo itong yogurt. Tapos, ito yung sauce din ng ano, butter chicken. Yan. Then, may butter chicken tayo on the side. Yan, yung sure niya. Tapos, syempre, nakahalo na yung rice natin. Ginawa natin basmati rice kailin kung paano natin ginawa. Yan, napakasimple lang mga ka-team chef Chris. Susundan nyo lang yung prosesong ginawa natin. Yes. Yan. Tara. Sa tikman na natin yung butter chicken. Chicken. Siyempre, kung na tayo ng rice. More rice. Grabe. Hindi tayo kumain sa unang. Rice. Sarap nito. Boneless na yung chicken niya. Oh, boneless chicken to yung ginamit ko. Okay, sundan natin ang ganito na siya. Oh, okay. Kakain natin siya ng ganyan. Tikman natin yung butter chicken na niluto ni Chef. Ito natin. Ito yung lasa. Ito. Lagyan natin yogurt. Lagyan mo. Lagyan mo yogurt. Oh. Yogurt. Okay. Sa akin yan. Tikman natin. Refreshing yung lasa niya, no? Ito. Sarap, love it. Mangkang yang. Mangkang spice niya, grabe. Sarap. Sarap. Masarap niya. Masarap niya siya may yogurt niya. Hmm, parang sa'yo din dyan, ha? Yung yogurt kasi nagbabalan sa spice. Oo, masarap niya, grabe. Grabe, ang sarap niya ito. Mm-hmm. Parang sa'yo din dyan. Tapos yung basmati rice niya. Masarap niya. Tikman natin itong ano. Hindi natin yung sauce. Kumagano siya ka, creamy. Ito. Ito yogurt. Sabi niya yogurt din. Tapos, tindihan natin ng yogurt. Sarap. Yogurt. Tapos, sauce equals ang sarap. Grabe. Sarap. Saka yung chicken natin yan, no? Dara-daretso na wala ka ng ano. Wala ng bone. Mm-hmm. Ayan, no? Ito siya. Ayan yung chicken niya. Ako yung chef, please. Sarap, no? Grabe itong ginawa mo ito. Grabe yung lasa mo. Ang sarap niya ito. Sarap. Basta Indian food talaga, no? Yung spices niya. Talagang nag-uumako. Niluluto kasi mga kasama ko dito sa barko. Kasi dito ako pinapanood ko kung paano na ginagawa yung dish nila. Indian. Yung mga Indian na kasama ko sa kurusin. Makikita ko kung paano na ginagawa yung dish nila. So, nagkakaroon ako ng idea. So, ayun yun. Sinishare ko sa inyo, mga ka-team chef, please. Malang makatulong sa inyo sa business nyo. Gusto nyo mag-business ng Indian food. Panoorin mo lang to, pasok sa ito. Napaka-simple gawin. Tapos, less cost din yung gastos nyo. Palain mo sa Pilipinas, makakatikin ganun. Ganito kasarap na Indian. Garang sarap nito. Yung basmati rice, no? Sarap din. Balance na balance. Yung sauce ng butter chicken. Sarap niya. Hi. Mukhang nag-i-enjoy ka na. Mm-hmm.
Gagawa tayo ng butter chicken ni Priya. Medyo maanghang lang siya. Hmm. Hindi siya medyo maanghang talaga. Nabuhit sa tiyan mo. Masarap. Lalo pag lalagyan mo ng yogurt. Pero masarap siya. Cheers to my friend, to my Indian friend. Paulit-ulit natin sinasabi yung masarap kasi legit na masarap talaga. Nagbabi yung pawis mo ah. No, spice. Yung pawis mo. Talagang lalabas yung pawis mo dito. Masarap. Ay, makaparami ka talaga ng rice. Talaga. Siyempre, meron tayong buko. Masyek, paabot ng buko. Buko juice. Buko juice. Balan sa maanghang. Maanghang na dish. Grabe, sarap. Sarap na ito. Kasi nakakasawang kayo yun. Mm-hmm. Lalagyan mo ng ganyang yogurt. Grabe siya. Grabe. Grabe siya. Ang sarap. Actually, ngayon ako nakatingin ng butter chicken. Ganito pala yung lasa niya na. Nag-uumapaw sa lasa. Hindi ko ma-explain. Ang dami natin nilagay ko sa ingredients, no? Yung herbs, yung spices. Yung spices, tapos blend natin. Ginawa natin puree, tapos yung in-strain pagka, natin, ha? Ang dami proseso din. Yung butter, no? Mm. Lasa niya. Is yung butter niya, diba? Mm. Ang dami natin butter na nilagay, kaya yung butter, lasa-lasa talaga sa sauce niya. Yes. Ito ko. Grabe, sarap niya ito. Mapapaluha ka lang talaga sa ano. Sa spice niya. Pero solid. Sa anghang. Pero sa mga kasama ko sa balkon, basic lang sa kanila. Siyempre, sa nainisid lang. Matuwid yung kasla. Ang gravy niyan, sarap yun, ah. Mm. Puno ng lasa. Masarap din siya. Actually. Talagang... Pinagpawis na kami ni Chef. Sa anghang. Pero masarap. Lagi sobra. Ako kasarap ng butter chicken. So, grabe itong dish na to, Chef. Hanggang ngayon yung bibig ko eh. Mainit pa rin. Mainit pa din, pati yung tiyan ko. Pero ang sarap niya. Worth it talaga. Sarap. Grabe. Perfect sa malamig na panahon to. Kahit di malamig. Basta, masarap siya. So, siyempre, nag-enjoy talaga ako. Nag-enjoy ka ba? Yes. Yan. Sarap. Nag-enjoy kami. So, paano? Dito na natapos ang aming video. Kami nga pala ang Team Chef Chris. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, just like, comment, share, and subscribe. And hit na din yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. So, excuse me. Kung gusto niyo makatikim ng ganito kasarap na butter chicken na niluto ni Chef, makikita niyo sa video kung paano niya ginawa. Step by step. Yan, sundan niyo lang at siguradong matitikman niyo rin yung ganito kasarap na butter chicken. At ihain sa inyong pamilya, siguradong mag-e-enjoy kayo sa inyong kainan. So, paano? Kami nga pala ang Team Chef Chris. Magkita-kita tayo sa susunod naming video. Kami nga pala ang Team Chef Chris. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye! Bye! Nabulol ako. Sobrang sarap. Bye!